Magandang araw, Pilipinas! Kamusta kayo dyan? Sisilipin natin yung isa nating project sa Broadway Pine Subdivision. Tara, samahan niyo ako. Waterproofing nga pala mga tol, ito yung pinakamahirap na bahagi, ang preparasyon, ang paghahakot ng tubo, pagtitindig ng mga tubo, kasi ito yung pinakamatagal na gawin. Ilang araw din ang gugugulin nyo dito para lang makapag-set up kayo ng magandang tungtungan. So yun nga mga tol, konting ayos na lang ng mga tungtungan dito sa gilid, pwede na tayo makapagsimula. Flashback. So ito na pala yung project natin nung nakaraan. Installation ng granite tiles sa Fortune Marikina. Actually nakatapos na tayong mag-tiles doon. Nag-grout na sila ngayon doon. So baseboard na lang yung kulang doon mga tol. End of flashback. Eto na mga tol. Ang gagamitin natin ngayon ay Boysen. Boysen Flexiband. Isang uri ng cementitious waterproofing system. So excited! So mukha namang magandang panahon natin ngayon. Sana ay magtuloy-tuloy lamang ito. Alam nyo ba mga tol na ang pinaka-importante dito sa application ng waterproofing, lalo na't cementitious, ay ang panahon? Ang galing mo pala dyan ah! Hindi ko alam ah! Kailangan natin ng mainit na araw, mainit na panahon para maging epektibo ang application natin ng cementitious waterproofing. What? So bale dito, sinisiguro ng mga tao natin na magiging matibay at maayos ang kanilang tungtungan. Hanggat maaari, lahat ng swivel clamp na ginagamit ay mahigpit ang pagkakakabit hanggang masiguro nila na safe ang bawat tubong kanilang nilagay. Buti na lang at may bubong si Mamang Kapitbahay na buong pusong pumayag para makapagpatong kami ng scaffold. Yan, babi yan. Eto na pala si Kuya. Naghahanda na siya para sa gagamitin nating mixture ng cementitious waterproofing. Kailangan natin dito ng semento para sa ilalahok nating mixture at dapat alam natin ang dami ng semento sa isang galong plexiband na ating gagamitin. Ito ay may tamang sukat lamang. Una, hahaluin nating mabuti ang laman ng galon ng cementitious waterproofing. Pag minsan kasi, na-stack na yung ibang component niya sa pinakailalim ng galon. So, kailangan nating haluin ito ng mabuti para maging even yung mixture niya. Pangalawa, mas mainam na ilagay natin ito sa malaking balde para sa iba pang lahok nito katulad ng simento.
mas magiging madali at maalwan ang kilos natin kung ito ay nasa malaking lagayan. Hindi tayo mahihirapang maghalo ng mixture natin. Pangatlo, unti-unti nating ilahok yung semento habang hinahalo pa rin natin ang plexiband. Huwag nating mamadaliin ito kasi mamumuo lamang ito. Ito'y mga dapat natin iwasan, yung ibubuhos agad-agad natin ang ating semento, hindi magiging maganda ang mixture natin. Kasi nga mga tol, mamumuo ito at hindi magandang ipahid sa firewall kung may buo-buong semento dito. Come on! Wow! Wow! Grabe naman si Sir! Oo, bakit naman? Pinahirapan tayo, di nagdala ng barena, panghalo, yung parang sa scramble. Meron ba nun? Oo naman! Ibali na lang. Babali na lang ako mamaya. Kala naman yung babalihin mo. Siyempre, 1,000. Oh, laki naman. Oo, parang may pang-inom na tayo. Alam na din. Kailangan naman nating maglagay ng konting tubing para sa mga tao. Kasi kawawa sila sa tindi ng sikat ng araw. Dahil sa side na ito nakatutok sa haring araw. Nagsisimula na sila magpahid ng waterproofing. Many hours later. Kaya na. At nakatapos na sila sa first coat. Bali nagpapahid na sila ngayon kasi lunch break mga tol. Oh no! No! Ito na si Kuya. Magsisimula na ulit para makapagpahid ng second coat. Do it! So bali dito, kailangan magpag second coat tayo para mas maging effective ang application natin ng waterproofing. Mukhang uulan na mga tol. Buti na lang at nakapag second coat na tayo ng cementitious waterproofing. So yun nga mga tol, nakatapos na tayo ng cementitious waterproofing. Dito, magpapahid naman tayo ng mesomeric waterproofing paint. Ganun pa rin, Flexil Cambridge waterproofing paint. Cambridge, Flexil. Kaya naman uli. So yun nga mga tol, mahigit isang linggo na tayo dito. Ngayong araw naman na ito, nagsisimula na tayong magpaklas ng mga tubo. Oh, shout out sa'yo, Pogging Driver. So yun na nga mga tol, ito na yung isa sa pinakamasayang part dito sa waterproofing. Yung pagbabaklas natin ng mga tubo. Kasi nakapagpahid na tayo ng cementitious waterproofing. Nakapagpahid na rin tayo ng elastomeric waterproofing. So dito, nagbabaklas na tayo ng mga tubo. So ibig sabihin nun, may na-accomplish na tayo. I feel good!
Salamat nga pala mga tol. Salamat sa panonood. Salamat sa oras. Salamat sa nag-subscribe. Kung hindi pa nag-subscribe, please mag-subscribe na kayo. Pag-share na rin sa mga kaibigan nyo, sa tropa nyo, at yung pag-hit na rin yung notification bell, yung likes and comments. Hanggang sa susunod na video natin, ha!